gusto ko lang i-share yung ano, yung naging problema ko sa timing belt. Inaayos ko sa mekaniko, pero instead na yung arrow, hindi na medyo klaro dito. Yung arrow dapat pababa, eh baliktad, nakaganito. Kaya medyo ano, medyo hindi maganda yung takbo ng ano or yung ingay niya. So baka maputol or ano, kasi mali yung pagkalagay. So itong arong ito, yung pababa, dapat nakaganito ang tamang placing. Tapos based din sa mga nakita ko sa video, dapat nandito sa banda. Yan. Dito banda sa timing belt. Sa ano, sa yung kanyang timing na indicator. So situate lang na ano, na nakatay yung timing marks ito. Saktong-sakto. Makikita naman yung timing marks kapag inopen mo itong ano, itong bumper, kinuha mo, tinanggal mo yung cover din para mas ma-access mo madali yung mga kailangan na tanggalin. Lalo-lalo na yung compressor belt tsaka sa alternator, madaling i-access. And then para mas makita nyong maigi if straight ba yung camshaft sa timing tawag nito, timing set niya. So pwede naman siya makita dito, silipin lang dito na side. Makikita yan dito na side. So yun. Kung mapapansin niyo, hindi ko lang mas clear siya dito. Mas naka-set siya dito. If ito yung markings natin. Saglit lang, tanggalin ko lang. Para makita ng maayos. Yun. Mas klaro ba? Yun. Yung natanggalin ko lang. Mas klaro dito yung if naka-timing ba o wala. Kapag hindi naka-timing, kagaya nito, hindi masyadong naka-timing kasi... pero baka sa angle lang. Baka sa angle lang ito. Yan, pasok pa naman siya. So i-double check nyo na din doon sa itaas. And then dito sa ibaba, if naka-timing, naka-set yon. Yan yung mga timing marks niya. So before nyo kunin yung tensioner bearing, kailangan nyo munang i-set yung timing marks niya. Nasabay silang dalawa para hindi kayo mahirapan na mag-set ng yung correct timing niya. So, yun lang guys, baka makatulong sa inyo. So, kailangan yung arrow, ito, yung arrow na yan, papunta dito, pailalim. Mga sir, sa pagigpit ng tensioner bearing, kailangan marinig nyo ito, yung click. Yan na yung pinaka dulo niya. Hanggang dyan lang, wag sosobra. Kasi, baka mapatid yung ano, yung tensioner at timing belt. Yun lang. Pagbalik ng pulley or ng crankshaft pulley, meron yung indicator. Ito, itong indicator niya na kailangan sakto doon sa sakto dito sa may top center. Meron din indicator. So dapat nandito siya sa center. Itong dalawang ito. Or it's either pwede rin dito sa T. So pagbalik niyan, meron namang guide. So papasok muna natin yung sa butas. Kailangan yan ka naka-indicate dyan sa T na yan na mga paps.